Binansagang finals preview, denominate ng Creamline Cool Smashers. Bangis ng Signal HD Spikers na 2 now. 25-20, 25-20 at 25-16. Michelle Gumabaw, A-plus performance. Hindi mapigilan sa pag-atake. MG na uluhan di Ces Molina. Eliza Valdez, tinilian sa Batangas City. Coach Ty for the support sa Cool Smashers. Good day ka trending, this is Ron Michael, the voice artist of this channel. Ngunit bago natin yan pag-usapan, huwag mong kalimutan mag-subscribe and click the notification bell para updated ka sa latest Pilipinas volleyball trends. Same starters for both teams, palitan lang ng puntos sa panimulang part. Nakauna ang Creamline with a 4-point lead sa technical timeout, pero agad namang dumikit ang Signal. Nag-struggle sa palo at depensa si Chinchin Basas, kaya't ipinasok si Jovelyn Gonzaga na nagtala ng instant offense para sa HD Spikers. Nanguna sa Cool Smashers si Mitch Gumabaw, napakataas ng porsyento ng palo sa first set. Hindi pa gaanong nakakapatay si Ces Molina, kaya't nakauna ang CCS 25-20. Pagdating ng second set, ramdam pa din ang hagupit ni Gumabaw. Pero sa panig ng Signal ay unti-unti nang nagiinit si Ces Molina at nauluhan pa nga niya si Michelle sa isang sequence. Hindi pa din nakakonvert si Gemma Galanza, kaya nakagawa ng lead ang Team Awesome. Dahil dito ay ipinasok ni Coach Sherwin si Eliza Valdez na tulad ni Gonzaga ay kumartada din ng instant offense. Sa mga sumunod na ganap ay naging unstoppable pa din si Gumabaw, kaya't naagaw ng Creamline ang lamang. Nagtuloy-tuloy ang mga strong services ni Pang Spanaga at nagkaroon ng disparity ang lamang ng Cool Smashers. Nasira ng mga service errors ang plano sana ng Signal na makadikit, kaya naman tuluyang tinapos ni Valdez ang set 2, 25-20. Sa set 2, nadali ng errors ang Signal kung saan gumawa sila ng 10 as compared to the only 2 of Creamline. Pagtungtong ng ikatlong set, balik sa loob si Gemma Galanza at ginamit na ni Coach Shaq si Chai Tronco sa for Gandler. Nag-contribute na sa team si Gemma at hindi pa din makontrol ng Signal defenders si Gumabaw na kahit sa mga simpleng paraan ay nakaka-opensa. Maaga nang nakakawala ang Cool Smashers. Medyo natigil ang game sa mid-part matapos ang magkabilang challenges ng 2 teams na naipanalo pa din ng Creamline. Pati mga sanay puntos na ng HD Spikers ay naaagaw pa din ng CCS. Kaya naman tuloy ng tinaob ng Pink Shirts ang kanilang strongest contender ngayong conference 25-16. Naitala ng Cool Smashers ang kanilang second win of the conference sa Batangas City, kung saan ay nakita din natin si Coach Ty Bundit. Itinanghal na player of the game si Michelle Gumabaw na Signal number 5 ngayon. Si MG ay nagtala ng 20 points in just 3 sets. At masasabi nating mas pulido na ang playmaking ni Kyle Negrito na this game ay nakaisa sa kanyang former FEU teammate Jel Cayuna. Susunod na makakalaban ng Cool Smashers ang Jerfloor Defenders sa October 26. Sa kabilang banda ay magiging 1-1 ang kartada ng Signal, at susunod nilang makakaharap ang Chocomucho Flying Titans sa October 26 din. So that's it for today's video, ka-trending. Do not forget to subscribe and click the notification bell para updated ka sa latest ganap ng Women's Volleyball sa Pinas. Thanks for watching. Bye for now!